Banggitin ang ating mga official Lingap Reactors The Chica Series. Mga Kalingap, good morning po sa ating lahat. Marami pong salamat sa patuloy na nanonood at nagsusubscribe dito sa aking YouTube channel. So may panibago po tayong topic. Hindi na po ito bago pala sa inyo. Dahil nga, malamang marami sa inyo ang naiinis dahil paulit-ulit itong issue na to. Hindi na to siya paulit-ulit. Updated to siya na sagot ni Ate Maribik patungkol nga sa issue kay Nanay Melissa. Unang-una, wag po natin pairalin ang ating pride. Ibaba po natin dahil nga yung kinakalaban po ninyo ay ina buo ni Jumel at Monica at hindi nyo po mayaalis sa kanya kung bakit ganyan na lang po magsalita. Kaya hindi nga natutuldukan itong issue na to dahil nga hindi pa kayo nagkaharap sa MSWDO para malaman nyo kung ano yung mga rules at ano yung mga nilabag ninyo. Unang-una, si Ate Melissa ang mas may karapatan. Kung ipinaglalaban nyo na kayo po ang nagpalaki sa mga bata, obligado po kayo dahil pamangkin nyo po yung buo. So sana magkaayos nga kayo kagaya ng mga sinasabi ko dahil nga ang mga bata ang nasasaktan dito sa mga ginagawa ninyo. Makipag-operate kayo, makipag-usap kayo face to face. No, kasi hindi yan madadaan sa parinigan dito sa social media. Hindi po yan maaayos dito. Mag-usap kayo, ibaba ang pride dahil willing naman po si Ate Melissa makipag-operate. So, panoorin po natin yung video ito. Bakit po at ayaw ninyo akong pagsalitain? Natatakot ba kayo na malaman ninyo ang katotohanan? Si Melissa ang bulaan, hindi ako. No, narinig po natin yung unang salita ni Nanay Maribik na may isang vlogger daw na ayaw siyang pagsalitain. Unang-una siguro yung isang vlogger na ayaw kang pagsalitain. Dahil nga baka may maisabi ka naman po na panghuhusga sa iyong kapwa. Kagaya ng sinabi mo kay Nanay Melissa through social media na ang trabaho niya ay hostess. Pero sinabi naman po ni Ate Melissa na gawa niya lang daw po iyon para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak na hindi po nagsosustento ang iyong kapatid. Ano? At siguro nasabi ng isang vlogger iyon na hindi ka na po magsalita dito, no? Dahil mas mainam na face to face at magkabaranggayan po kayo o idaan sa mabuting usapan, hindi na po dito para hindi na po maghakot ng pangbabatikos sa inyo. Kahit na baliktad rin mo daw sinabi ng mga viewers ko, wala po kayong laban dahil nga si Nanay Melissa ang may karapatan. Ano? Nung una ka po, Bal Santos, rap, bilib na bilib ako sa inyo kasi matulungin po talaga. Ang pagkakakilala ko po sa inyo, matulungin kayong tao. Pero sa... Kung narinig po natin na nag-point na po nga si Ate Maribik ng pangalan ni Kuya Val at ni Kalinga Prab. Unang-una, masasabi ko po, based on sa mga video na panood ko po, I'm charity vlogging po sila Kuya Val at wala pong masamang tinapay sa kanila. Simula nang naglabas ng video ang isang sponsor, doon na ayaw ni Kuya Val na pumunta. Dahil nga, bilang tatay ni Kalinga Prab sa mga binabatong salita ni Nanay Maribik, ay nasaktan din po siyang lubos. Dahil nga, tinulungan po kayo, sila po yung naging daan ng dumami ang sponsor ni Jumil. Ano, sila ang naging tulay. Kaya umiiwas po sila Kuya Val. Kagaya mo po, nasasaktan ka. Dahil sa mga binabato ng mga salita ng mga basher, ng mga commentators ni Kuya Val, hindi mo rin po sila mabibig. Ganon din po yung nararamdaman ni Kuya Val. Kasi ang buong akala po nila na okay lang sa inyo at kampante kayo na kasama itong si Jimil, no, doon kila Kalinga Prab, sa poder ni Kalinga Prab. Pero hindi. Nung ibinalik ang bata is na sinabi niyo na ospital ito nagtatae at nagsusuka. Kaya bilang ama na sinasabi niyo na dahilan si Rab ng pagkasakit ni Jimil, napakasakit po iyon. Ano? Lumaki, inaalagaan sila ni Maribik, dinadala sa dagat, naliligo, nangingilaw sila. And may isang testigo na po na nagsalita na kay Ate Maribik daw po lumaki ang mga bata at doon na po nag-kinder sa kanilang poder. So ano po yung masasabi nyo? Isa lang po yung masasabi ko, kahit ilang testigo pa yung
iharap po ninyo Ate Maribik, sorry po ha. Sabi nila patas po yung pag reaction video dito. Pero yung nakikita ko, kahit na ilang testigo po iyan, kung batas ang ipaiirala, sa ina po talaga ang bata. Pwera na lang kung si Jamil is tumangging, sumama sa kanyang ina. So sana, tinuruan niyo po ang mga bata na nagdaan na nga ang Pasko at ang bagong taon, ano na kahit man lang niyakap nila ang kanilang ina, pinuntahan po nila, grinig po nila na Merry Christmas and Happy New Year, Mama. Pero wala. So doon mo po makikita at mababase po talaga na parang tinuturuan po ang mga bata. So hindi po natin ma-blame ang mga viewers kung bakit humakot ng basher at pagpupuna sa pag-aalaga kila Jamil. Dahil nga unang-una pa lang po is nakikita na po talaga namin kung paano si Jamil sa inyong pamilya, paano siya maglinis ng mga dumi ng baboy, paano niyo siya tratuhin at kausapin. So, dito sa video na to, sana maging aral po sa atin na bago po tayo magbitaw ng salita, unang-una, sana hindi po magbabound sa atin kasi yan po yung mahirap. Kahit na anong explain mo po sa isang tao, ano, kasi yun na eh, nakita na yung tunay mong ugali dahil nga sa bunganga mo. At minsan nga, sinabi nila, mas malakas ang boses mo is mas may ginuntuan kang puso. So sana para sa akin at opinion ko lamang po is magkaayos po kayo alang-alang sa mga bata at mag-usap po kayo ng maayos. The more na naglalabas po kayo ng video, the more nalalaki ang issue at hindi po ito maaayos. Ano?